Ang LGBTQA+ ay ang acronym na nagtataglay ng mga salitang nagkakahulugang lesbian, gay, bisexual, transsexual, asexual, at marami pang iba. Sa maikling salita, ito ay ang iba't ibang uri ng gender identity. Ang gender identity ay kung ano ang iniisip ng isang tao ng kung ano siya. Ito ay maaaring lalaki, babae, mix, o kung ano pa. Mula sa nakaraan, ang pinakakinikilalang kasarian ay ang pagiging lalaki o masculine at ang babae o feminine. Ito ay binuo ng ating society. Nabuo ang mga social norms na nagsasabi na kung ano ang dapat ang ating ikilos, suotin, at kung sino dapat ang ating mahalin. Anumang paglabag sa mga social norms na ito ay maaaring magdulot ng pamimintas mula sa iba. Ang pamimintas base sa gender ng isang tao ay isang di kaaya-ayang gawain. Ito ay pagpapakita ng walang paggalang at hindi pagbibigay dignidad sa isang tao na maaaring magdulot ng masamang epekto sa kanya. Ano nga ba ang maaaring solusyon upang masugpo ang masasamang pagtrato sa mga miyembro ng LGBTQA+? Ito ang the betterment o ang pagpapabuti. Hi, my name is Mark Philip Cabasa-Gigua, and I am a proud member of LGBTQ. Hi, my name is Mark Philip Cabasa-Gigua, 19 years old from the Philippines, and I am currently a college student. My hobbies are playing volleyball, and making videos in TikTok. Unsa mga bad experiences nimo as a member of LGBTQ+? Ang usa sa mga experience na ako nagagian kay ang pagdiskriminar sa mga tawo, i-underestimate ko nila tungod sa ako ang pagkatawo og sa akong mga kakayahan og ang ubang tawo nga ila kong giignan nga abi kay inani ko nga pagkatawo tibuhat ta daw mig mga dili maayo. Unsay na feel nimo sa imong mga experiences? Syempre nasakitan ko og na down ako self confidence kay dili man gud dali maingnan sa mga negative nga mga gipang istorya nila nako. Sa pagkakaron, unsa may response nimo sa imong naagian sa una? Sa pagkakaron, I am brave and strong person. So kadkaron dili na ko mag-apekto sa ilang mga gipang istorya nako. Kay kabalo ko sa akong kaugalingon nga wala ko'y gibuhat ng mga dili maayo. O kabalo po ko sa akong kaugalingon nga wala ko'y giapakan ng mga tao dito sa kalibutan. Unsa man imong ika-istorya sa ato ang society? Ang ako ika-istorya sa society nga dapat dili na to i-discriminar ang usa ka tawo base sa iyang gender
og ato dapat atong tagaan og pagrespeto, pagmahal og pagdawat ang usa ka tawo base sa iyahang na feel sa iyang kaugalingon. Isa si Mark Philip Egwak sa mga taong nabibilang sa LGBTQA+. At siya ay nakaranas ng diskriminasyon mula pa sa kanyang pagkabata. Nakakagalak malaman na sa ngayon ay hindi na siya nagpapa-apekto sa mga masasamang pamimintas ng iba. At siya na ngayon ay malakas at matapang upang harapin ang hamon ng buhay. Pero paano na lang ang iba kung hindi nila katulad si Mark Philip? Mananatili na lang ba silang natatakot? Wala talagang naidudulot na mabuti ang pagdidiskrimina sa isang tao base sa kanyang gender. Ang gawaing ito ay sadyang hindi makatwiran at makatarungan, sapagkat ang tanging naiiba lamang sa mga miyembro ng LGBTQA+ ay ang kanilang kasarian at walang dahilan upang atin silang i-underestimate. Sila ay mga tao rin na mayroong karapatan at dapat nating ibigay sa kanila ang paggalang, pagrespeto at pagtanggap. Naniniwala kami na mayroong paraan upang unti-unti hanggang tuluyang masugpo ang diskriminasyon. At isa na rito ay ang angkop na paggabay sa kabataan. Ang pag-iisip ng isang bata ay parang blanco na papel. At tayong mga tao na nakapalibot sa kanya ay malaking impluwensya sa mga natututunan niya. Ang responsibilidad nating mga nakakatanda, lalo na ng mga magulang, ay ang maturuan ng isang bata ng magandang asal at ang importansya ng pagkilala sa mga taong mula sa ibang kasarian. Makikita natin na ang paraan upang masugpo ang diskriminasyon ay ang pagbibigay ng tamang paggabay at tamang edukasyon. Ang pagbabago ay maaari ring magsimula sa atin. Ang kailangan lang nating inidihin ay maaari na ang isang lalaki ay magsuot ng pambabae at magkagusto sa kapwa lalaki. At ang babae naman ay magsuot ng panglalaki at magkagusto sa kapwa nito babae. Ang kailangan nating ipagpalagay sa isip natin ay walang pagkakaiba sa lahat ng tao, kasama ang kanilang estado. At ang gawin nating basihan ay ang kanyang karakter bilang tao. Huwag tayo tumingin sa panglabas na kaanyuan. Dapat natin alamin ang mabuting kalooban ng isang tao. Huwag agad manghusga kapag di pa natin kilalang lubusan. Ang kulturang black and white o ang paniniwalang ang lalaki ay para lamang sa babae at ang babae ay para lamang sa lalaki ay sadyang di tugma para sa iba. At ang mas mali dito ay ang pagdidikta sa mga miyembro ng LGBTQA+ kung paano ang kanilang dapat na ikilos, ekspresyon at attraction. Ito ay matatawag na pagpipigil sa kalayaan at di pagbibigay karapatan sa iba na ipakita kung sino at ano ang gusto nila. Kaya atin na lang itigil ang pagdidiskrimina sa kanila dahil wala rin naman itong magandang maidudulot sa ating komunidad. Huwag nating pahirapin ang buhay ng isa't isa. At imbis ay tayo ay magtulungan upang ang ating buhay ay gumanda at sumaya.